Good morning, guys, from the HQ. Ako gumanon. The dog is out. Kasi dati, dyan sa loob ng parking, tapos aakit siya dyan, may stairs, tapos yan. Pero ngayon, pwede na siya lumabas dyan kasi sobrang bait kaya na siya na to. So, meron na siyang gate. Pinagawa ko siya ng gate para nakakakita siya ng tao. Makakalabas-labas siya dyan. Isa pang rason, kasi hirap na hirap si Ate Maylene dahil sa taas niya gustong pumus. Ayun yung dumihan. Malinis naman siya kasi ayun yung dumihan yung parking dyan. Pero dun siya sa taas nagpupups. E gawawa naman si Ate Maylene, no? Tatanggalin namin yung mga nandyan kasi mukhang inuumpisahan niya na yung halaman. So may nagsiselos. Si Selos Boy, Dodi. Uy, jelly mababagsak. Ah, okay, bababa mo pala talaga. Itong dalawa na to, okay to, okay yan. Pero yung si Kobe, hindi talaga siya pwede i-mix. Papatay niya. Oh, hello! Okay, share your toy! Papatayin niya talaga kung sinong makakalaro niya. Isang beses, nabuksan lang yung pintuan na separation ni Kobe tsaka ni Cardo. Kasi meron silang sector dito sa gitna at sector doon. Tagigisa sila ng pwesto. Pero si Cardo and si Dos, ayan, naglalaro naman sila ng ano. Nasa na nga ba yung kwento ko? Isang beses, nakalimutan nakabukas, tapos nakapasok si Kobe. Pagkapasok niya, inatake niya agad si Cardo. Ayan na. Alam mo, nag-aaway sila. Ganyan sila maglaro. Pero hindi naman. Wala. E di, inaano na naman ni ano, Cardo. Pilingero to si Cardo. Hindi na Pasko. Papatanggal na natin yung Christmas lights dyan. Meron din dito sa kabilang side. May mga box kaya hindi ko mapakita. Okay, babalik niya na. Ito naman ang kararo! Laking aso to. Kasi bata pa to. Tingnan nyo. Nandiyan na siya kay Jeloy. Hindi na agad tong sobrang bait. Gusto na kami ni Jelly kung ano nakainin namin. Kunchabahan na kami. Gusto kunchabahan. Kasi, gusto daw niya kumain ng Johnny's. Eh, syempre, rice yun. Wala pa akong rice. Ay, tira! Tira, Lord! Pansit ang kakainin ko. Masas chicken chicken. Tapos yun, mga sis, alam nyo, thankful ako dun sa mga nag-comment dun sa aking year-ender haul kasi ang tinanong ko sa inyo kung ano yung mga videos na gusto nyo makita for this coming year. And ang kadalasan na comment nyo ay Adulting 101, paano magtayo ng business, paano magtayo ng online shop, paano ganyan. May iniisip kasi sana ako pero hindi pa to sure, as in hindi pa talaga sure na business. And since mahilig ako sa milk tea, why not milk tea? Kaso nagtingin ako ng mga franchise fee, grabe pala, lalo na yung mga sobrang sikat, milyones talaga mga sisi. And lalo na kung magsisimula pa lang ako sa ganito na wala akong idea, iniisip ko sana maghanap ng isang pabong pa lang, hindi na yung sobrang sikat. Kasi pag sobrang sikat, ang mahal na jelly ng franchise fee, diba? Kaya maghanap tayo ng pasikat pa lang na milk tea, ganyan. And then, let's see kung matutuloy. Meron kasi ako naging kaibigan na din na brand owner, Skin Magical, sa kanila yung TikTok. So, pupuntahan natin mamaya yung TikTok. Napuntahan ko na yun para pupuntahan ulit kami kasi meron ata sa yung binago sa menu. And pang second time ko na na mag-visit, titingnan natin kung sinasabi na ng bagong menu. Let's see, kung matutuloy to, i-vlog ko lahat, like kung paano, ano bang proseso ng pagka-franchise, kasi kadalasan, pag wala kang business idea, ang pwede mong gawin ay mag-franchise. Parang you're paying for the idea, the rights to use yung business model, tapos sila rin yung magsusupply ng item sa'yo, parang ganyan yun. Titingnan natin mga CZ. But again, no promises if matutuloy or hindi, but yan. Sana matuloy kasi diba, ang ganda nun, mai-vlog ko simula sa paghahanap ng pwesto. Ngayon, maghanap po na tayo ng pagkain. Galing ako kanina sa bahay, tapos yun, nagamit na namin yung weighing scale. Ang galing nga eh, kasi may profile si Jelly. Tapos in a week, in a month, and in a year, makikita mo yung trend kung ano ba yung weight mo, ganyan. Basta itatry kong araw-araw na makapag-weighing para makapagawa siya ng trend chart. Johnny's! Hindi nalang makita yung signage nila kasi medyo natatakpan ng post eh. Ayan. Search ko contribution. 200 na lang kasi yung laman ng wallet ko. Ayan. Tapos kay Jelloy. All in na ba yan? 200. And some coins. Hanggang dun sa coins. Uy! Mabawasan pa yan. Kasi yan o, sobra-sobra na yan. Ayaw mo yan. Tara. Kainin ko. Ayan. Pero magbibihon ako kaysa dun sa rice. Lang to mga sisi, pero yan. Madalas kaming kumain kasi ito yung malapit din sa amin. Kay Jelly, sarap po. Paborito ko yung lechon kawali. Palahati. And hindi ko na ubos. Pero itong chicken, need ko na ubos. Pero yung gym, nandun siya sa taas. Dito tayo dadaan sa gilid. Ay, wait lang kasi may iba siyang program. And ayan yung itsura dito sa loob. Ayan, mga sisi. Kunti lang ang tao. Yan ang mga nagpapos.
galing nila, hindi ako makatapos sa treadmill. Tingnan mo na kasi kakakain. Parang wala pa may 30 minutes naman na nakakain ako. At least 1 hour sana. Pero 45 minutes, iwan ako ni Jeloy and balikan niya na ako later kasi may imi-meet nga tayo later. Tsaka may future class. Kung maligo guys, bumubun ako kasi baka marinig ako sa labas ng sis. At tagal nito ah. Pero yun, grabe natakot ako kasi una, naliligo ako, tapos biglang, hindi actually, mag-start pa lang maligo. Paghila ko ng gano'n na nito, ito lang. Paghila ko nito, ito yung nangyari. Pam! Nahulog yung dream. Kasi mamatay yung pangkalasin mo ng buong buhay ko. Pag unang hila ko pala na gano'n, bigla siyang tumasik. Siguro, yung lakas ng labas ng tubig. So, i-report ko pa yan. Tapos a few minutes habang naliligo ko, biglang nag-blackout. Like, literal na darkness. Wala talagang ilaw dito. Hindi ko lang ano nangyari. Tatang kumamaya sa labas ng makati. Tapos na, na ako, and ready to go out. So, yun na lang hinihintay ko. Ang sundo ko na ay, bakit ang fresh mo dito, Jelly? Natatawa siya. Dito, dito, fresh. Ay, wait lang. Ayan yeah. Na yung sasakyan. Yun yung fresh na sinasabi ko, hindi ikaw. Thank you, S5S Auto, for my, ano ba yung tawag dyan, sticker? Kala ni Jelly siya, pero siya talaga. Pinatanggal ko kay Jelly yung music saglit. Pero ngayon, papunta kami ng Morong Rizal, ang hometown ng Skin Magical. Yung ginamit ko na rejuvenating nung nagpili mukha ko. Tapos, yun nga, siya rin yung owner ng Tito, si Madam G. Medyo malayo siya dito sa amin. Hindi naman sobrang layo, mga an hour and a half to, yan. An hour, yan. Pabaliktad. Medyo dito makakapagpahinga ako. Pero yung denied ko, mapupunta siya sa, for sure, maraming hinanda si Madam na milti tsaka mga pagkain. Kaya lalapang tayo mamaya. Tulog muna. Singhal ni Jello, ayan na. Ito na kami, grabe. Hindi ko pa ata nasasabi yung sa Taal. Ang dami nagme-message kanina sa live. Pero ngayon, nandito na kami sa Morong Rizal. Hindi ko alam kung makikita, pero may mga black-black na buhangin yung damit ko. Umuulan ng ano yung ashfall abot dito sa Morong Rizal. Tapos kanina naglalakad kami, ginaganong ko yung buho ko. Sabi, bakit parang ang aligas-gas? Tapos more-more lakad. Hala, napuwing ako, legit na naluha talaga ako. Tapos yung katabi ko na motor tumigil. Kasi napuwing din sila. Ang sakit sa mata. Siya masaya. Sila tatay pa man din Jeloy nasa Batangas. Sina Menchi, lumuwas sila pero sa timing nga ni na Menchi yung ashfall nasa Star Tollway sila. Ang alikabok daw, parang cookies and cream na daw yung culture kasi 'di ba puti lahat ng sasakyan namin. Itong Subaru naman pagkahawak kanina ni ano ni Harvey, ang aligas-gas daw ng ano, hawakan. Dumi ng damit ko. Merong iba na hindi masakit, parang ash lang talaga. Pero yung mamamasakit kanina kasi mga iba nagmo-motor, siguro maaga pang gano'n. Naka-mga mask sila, so feeling ko tamang mag-mask muna tayo. Tingnan nyo, ginagalo ko ito. Narinig nyo yung camera kanina. Gumagano'n siya. Ano ash? Patingin? Ay, oo. Grabe. Jeloy, ano yung sabi mo? Cellphone ko nagaka... Buha-buhangin. Kanina din yung pagkatingin ko. Hindi kasi ganong kita sa camera eh. Kaninang hapon to yung nakita ko sa Facebook yung update ng Keybox. Kasi nga, level 3 na daw. Ito yung menu nila. Ayan. Tapos meron din kasi silang food. Kadalasan kasi sa Miltian, walang food. Ayun. Pero ang sasarap din yung food. Another na tayo. Akin ay ano. Ito ata yung tikman ko last time. Titok Milti. Ito na order namin. Ayun, tinignan ko. Ito yung price nila. Display. Tapos ayan. Yung puti. Grabe yung mga motor. Oh. Ayan. Oh. Ano, grabe. Nakita nila nandito lang kami sa labas ng titok. Tsaka nararamdaman mo talaga na may tumatama sa balat mo. Ayan, nakamask na kami lahat. Sina Ma'am G. Ngayon siya na din. Grabe, ramdam na ramdam sa balat. Ay, oh, grabe. Snow. Ako, nakikita ko ba? Grabe. Ayan o, grabe, ang lakas. Bakit pag video hindi ka anong kita? Grabe, ayan o, kita niyo pa yan. Guys, ayun, nakiparty lang kami saglit. Kina Ate Joyce and Ate Joyce. Kina Joyce and kay Madam G. Birthday ni Kuya Jess. Kaya nga, birthday ni Kuya Jess. Happy birthday, Kuya Jess. Pero yung mga friends namin ka, so yun, kailangan na namin umuwi. Grabe! Grabe talaga yung ashfall. Ngayon lang ako naka-experience ng ganito. Kung sa ibang bansa meron silang snow na pinapagpag. Ito talaga grabe, mga sisweet lang ha. Makailang kami kanina, ayan o nangyari o. Oh. Tapos ayun, ash yan guys. Kanina takip na takip yan. Well, as itong gilid, yung mga nakikita nyo na ganyan, ash lahat yan. Grabe. So, parang itong vlog na to, hindi ko na magawa yung purpose ko na parang yung nga naghahanap ako ng business to franchise. Lalo na hindi na ako makaisip ng sarili kong ibibusiness dahil ang dami ko na din ginagawa. Ganyan. Ito yung perspective na ifa-franchise si Titok. And more on this, very soon, since nire-request nyo yung ganitong klase ng content, how to start your own business. Ayan. And, wait lang. Nag-aayos kami ng ano eh. Si Har
Harvey actually ang maghahanap ng potential na pwesto kasi yun ang kailangan na nag-drive si Harvey. Tapos si Jelly more on siya yung ito yung magaling sa math. Maganda yan, i-walk through natin silang paano. Oo, ituturo namin sa inyo guys. Yung mga necessary na papeles na kailangan nyo, kung magkano franchise, ROI, mag-daily, ganyan-ganyan. Oo nga, include mo kaya yun? Oo, para may idea sila. Gawin kaya natin ang series to. Putting up a milk tea business. Pwedeng ganyan. Not definitely naman na kailangan milk tea ang i-put up ninyo, pero at least yung mga papers when putting up a business ay masasabi namin tapos paano rin lakarin. Yan, malaking tulong si Harvey doon kasi si Harvey yung malamang pupunta sa mga papel-papel. Tsaka taga-taste test na din. Siyempre, kasama na yan. Tapos yun, check muna namin kasi nag-aalala ako sa sasakyan sa bahay sa Mustang kasi yung Mustang ang pwesto ay medyo hindi siya doon sa may part na may cover. Half na naka-cover, half na hindi. Eh wala pa man ding car cover yun. Ay, itong daan namin mga sis, hindi ko alam kung makakapture ng camera pero sobrang alikabok talaga. And okay na ako kasi sina tatay, nag-live siya kanina sa Facebook. Naglalive ang tatay ko sa Facebook pag kayo. Sobrang ano, hindi ko alam kung Star Tollway yun o S-Lex. Sobrang maalikabok. Sina Menchi kanina pa namang nasa bahay. But yun, isisecure din naman namin sina Kobe tsaka si Dos kasi sila yung nasa labas na, hindi naman sa labas na labas ng bahay pero nasa bakura namin kaso nga lang outdoors dahil nga nag-aaway sila nina Dos at Ardo. Alam niyo yung daan, hindi ko lang kung makikita ninyo, para siyang ano eh, may thin layer ng alikabok. Papagas kami, pero pakita ko sa inyo kasi dito, paliwaliwanag kung anong nangyari. Ayan mga CZ, yan. Kaso natatakot. Tsaka ayun ang nararamdaman ko. Ayun o, parang snow. Ayun o. Ayan, inuubo na si Harvey. Ang alikabok. Mga sis. Pak, laglag. Kaya nga, ito natanggal na pero ayun, nakita yung para may mga buhangin. CR lang ako, nakamask kaming lahat kasi hindi namin kaya na sarado yung aircon. Amoy pulbura, parang bagong taon mga CZ. Doon muna't nagpapagas. CR lang ako saglit. Ha, feeling ko, pati yung tinyelos ko, puro malikabok na eh. No sense na naipagpag. Ang tao sa daan. Pauwi pa lang kami. Tayo. Alam niyo yung mga nakapark dito sa street sa tabi. Hindi namin pinark sa loob eh. Ayan. Wala na. Lini. Dati puro sasakyan yan eh. Takot din sila sa Ashford. Guys, nandito na kami sa bahay. I'm going to end the vlog and hindi siya kasing heavy nung sandfall. Sandfall. Kasi si Harvey sandfall na sandfall kanini. Hindi kasing heavy na ang Ashford sa Morong yung Ashford dito kasi yung mga sasakyan hindi pa siya super. Not as thick yung cover sa mga kotse na nadaanan namin kahit dito sa amin. Pero hindi ko alam kung i-end ko na tong vlog na to mga CZ or itutuloy ko pa. Basta balitaan ko kayo guys, ang first step namin is maghahanap muna kami ng potential na pwesto na pwede namin paglagyan ng business and we'll be bringing you every step of the way. Like legit lahat talaga from the papel, sa construction, lahat-lahat. Basta matuloy mga sis ha, basta matuloy. Kaya't maraming salamat sa panonood and see you on my next video guys. Please be safe, please always wear your mask. Ano ba yan, ang haba naman sabihin ko, sabi nila hindi do umuubra tong mask na to. So kung meron kayong N95 at carry ninyo, hindi kayo nahihirapan huminga, please use an N95 mask and do not forget your pets outside. Maraming salamat guys. See you on my next video. Bye-bye.